Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nahirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagtiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, iniaalay ng ating pong Jesus Nazarenong muling nabuhay ang kanyang kapayapaan sa mga tagasunod niya. Naway tayo ring mga sumusunod sa yapak niya at nakikiisa sa muling pagkabuhay ay tanggapin ang iniaalay niyang kapayapaan na siyang sumasama sa atin, umaantabay sa atin, nakikilakbay sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, inupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoon Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nakakali ng mga kasalanan ng
sanlibutan. Makawa ka, makawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang kapil mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Magawa ka, sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang o Espiritu ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nang Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Aita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kaniyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid,
Batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malayo ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng susunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang inyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig at lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid. At maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpiraperasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko ng ibig sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga makasalanan ay dapat ipinangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinanghahawakan ba natin ang kapayapaang dala ng ating poong Jesus Nazareno? Patuloy pa rin po ang ating pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay at sa pagpapatuloy nito ay patuloy din nating sinusubaybayan ang kwento ng mga pagpapakita ng ating poong Jesus Nazareno sa kanyang mga tagasunod. At yung ating ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy naman noong kahapong ating inilarawan, ang dalawang disipulo sa Emmaus, palabas na ng Jerusalem, subalit, nung nasaksihan ang poong Jesus Nazarenong nakipagkwentuhan sa kanila, at pagkatapos ay pinagpirapiraso ang tinapay at pinaghatian nila, sila'y muling nagbalik. At sa kanilang pagbabalik, kasama ang mga apostol, nagpakita muli ang ating poong Jesus Nazareno. At nais ko pong bigyan ng diin para sa ating pagninilay ngayon. Na sa pagpapakita ng ating poong Jesus Nazareno, iniaalay niya ang kapayapaan. Na kung tutuusin po, ay hindi isang bago bagay, no? Isang bagong realidad na inihahandog sa atin. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, muli tayong pinaalalahanan sa kanyang pagkapanganak.
At kaya nga may ugnayan yung ating pagdiriwang ng Pasko sa Disyembre at ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kung ano ang itinanim, ano ang ipinangako, ano ang sinimulan noong ipanganak si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno sa Sabsaban, ay itutuloy niya at gaganapin sa kanyang muling pagkabuhay. Isa na po rito ang kapayapaan. Kung naalala po ninyo, no, ito po ay nasa tema ng maraming mga awit pampasko, no? Kapayapaang dinadala ng puon sa mundo. Peace on earth. Na kung totoosin ay isang kabaliktaran ng nararanasan ng Jerusalem noong panahong iyon. No? Sa kasaysayan, ipinanganak ang ating pong Jesus Nazareno sa tinatawag na Pax Romana. Ang kapayapaang pang-Romano. At ano ito? Sinasabi na noong mga panahong iyon ay nakararanas ng kapayapaan ang lahat ng mga sinakop na lupa at kaharian ng Roma. Pero sa pagninilay sa pananampalataya, mapapansin natin ay isa iyong kapayapaang huwad. Bakit huwad? Kasi lahat na bubuhay sa kapangyarihan at sa kamay na bakal ng mga Romano. No? Kaya nakikita natin sa mabuting balita ay may iba't ibang tao na kasapi ng armadong kilusan. Isa na lamang dito, si Judas Iscariote. No? Isa sa mga pangkat noon na naglalayong magkaroon ng revolusyon. Hinihintay nila ang pagdating ng Mesiyas para sila'y makilalang hukbo niya. Kasi noon yung mga huwad na Mesiyas, katulad ni Barabas, no? Sa Arameyong wika, ang tawag ng Barabas ay anak ng ama. No? Siya ding titulo ng ating pong Jesus Nazareno. Ay nagkakaroon ng mga revolusyon, pag-aalsa ng karahasan. Pero dahil malakas at kilala ang Imperyong Romano at ang kanilang mga sundalo, napatatahimik agad. No? Huwad na kapayapaan. Kasi kung tutuusin, hindi totoong malaya ang mga tao. Sinusunod lang nila ang mga Romano. Yung iniisip na katapatan sa bansa, hindi naman nila ginagawa yun eh. Dahil alam lang nila kapag sila'y may nasabing taliwas, espada na agad ang tututok sa kanila. Pagkamatay na sa krus ang tututok sa kanila. Gaya ng ating pong Jesus Nazareno. Pero ang kapayapaan na inaalay ng Panginoon ay isang tunay na kapayapaan. Walang pagpupumilit. Walang karahasan. Isa itong kapayapaang nananatili at nagpapatuloy. Isa ring kapayapaan na naniniwala po ako na iniaalay sa atin bilang isang pangangailangan. Hindi kasi ibig sabihin ng kapayapaan ay wala ng gulo. Hindi ibig sabihin ng kapayapaan ay wala na tayong pagtatalo sa ating saloobin. Kasi bahagi ng buhay yan. Pag tumatanda tayo, dumarating ang mga krisis. Kasi nagbabago ang panahon. Nagbabago din ang pananaw natin. Nagbabago ang pagkilos natin. Kung umabot na kayo ng 40, 50, 60 at hindi pa kayo nakakaranas ng problema, baka hindi pa kayo namumuhay ng tunay. Hindi pa kayo nagde-desisyon para sa sarili. Kasi yung pagde-desisyon para sa sarili, yung pagpapasya, yung paninindigan, hindi maiiwasan na may gulo
sa loob. Hindi maiiwasang may mga tao ring magrereklamo at masasagasaan mo kasi ginagawa mo yung tama. Yung iba gustong manatili sa lumang pamamaraan, pero ikaw na gusto maging matapat sa tama, hindi maiiwasang magiging o magkakaroon kayo ng kaguluhan. Bahagi po yan ng buhay. Pero yung kapayapaang inaalay ng Hesus na muling nabuhay ay isang kapayapaang nangangako na kung ano man ang pagdaanan natin, huwag mabalisa at huwag mabahala. Pagdaanan ang kailangang pagdaanan. Dahil sa mga kaguluhang ito, kasama natin siya. Ang kapayapaang ito rin ay nakikita sa simbahan bilang kanyang komunidad na tinipon. Sa ating pagkakaiba-iba, sa ating pagiging iba, sa lahat ng pwede nating ialay na handog, na kakayahan, tayo'y pinagbubuklod ng Diyos. Pero hindi yung chami-chami lang tayo. Minsan hindi talaga tayo magkakasundo. Pero yung kapayapaan na alay ng Panginoon ay yung kapayapaan na pinagkakatiwalaan natin siya na may patutunguhan ng ating buhay bilang nasa simbahan. At hindi tayo nandito para lang magpapogi, magpasikat, magkaroon ng pwesto. Pero lahat ay sa ngalan ng paglilingkod. Kaya ang tanong po sa atin, tinatanggap ba natin ang ganitong kapayapaan? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa ating pamumuhay ay madama at matanggap natin ng buo ang kapayapaang alay ng ating poong Hesus na sa renong muling nabuhay. Lalong-lalo na sa mga panahon ng kaguluhan, sa mga panahon ng krisis, sa mga panahon ng problema na kinakailangan nating pagdaanan at pagdesisyonan. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Anong parte ng buhay natin ang nangangailangan ng kapayapaan, ng pakikiramay, ng pakikisama ng Diyos sa atin? Mahal na poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating mga komunidad at bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay isinasabuhay ang kapayapaang iniaalay ng ating Panginoon.
Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos naming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga puno ang langit at lupa na kadakilaan mo sa kalawsan na sa kaitaasan sa kalawsan na sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Joy Richard at Gonzaga, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Awitan natin ng Alleluia.
kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin, magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabulay ni Jesus ay ating nadama. Announcement. Ang banal na relikya ng Santa Teresa ng Batang Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverendo Padre John Siscon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin ng atin pong itutugon ay amin. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng muling na buhay na poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat po, aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
Pagpalakpakan ng amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.